Maligayang pagbabalik mga akahenyo. Kung kayo ay batang 90s, naalala nyo ba na mayroon ding mga anime na ipinalabas sa gabi? Ang mga anime na to ay naunang ipinalabas kumpara sa mga teleserye at K-drama. Karamihan naman sa mga anime na ito ay pinalabas sa GMA7. For sure naalala nyo din na mayroong mga timings ang mga anime na to. Nariyan ang Fushigi Yugi, Pokemon, Ranma 1/2 at iba pa. Ang mga anime na to ay may schedule pa noon, Lunes hanggang Biyernes. As far as I remembered, nawala ang anime na to simula noong kinasuhan ng impeachment si Erap Estrada. Well mga kahenyo, kung bago pa lamang kayo sa ating channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. At kung may gusto pa kayong mga topic na ating pag-uusapan ay i-comment nyo lamang sa ibaba. Una sa ating pag-uusapan ay ang Lupin the Third. Naalala mo ba si Lupin? Siya lang naman ang dakilang magnanakaw na magaling sa pagbubukas ng mga kandado gamit ang hibla ng buhok ni Fujiko. Kasama ni Lupin ang mga iba pa niyang mga kaibigan katulad ni Goemon na isang samurai. Si Jigen naman ang gunman at si Fujiko na magandang babae. Siya ay may pagkakontrabida at minsan ay nakakaasar din. Inaakit niya si Lupin para makuha ang malaking parte ng kanilang mga ninanakaw. Maraming mga adventures sina Lupin at mga big time pa ang kanilang mga ninanakawan. Hindi rin mawawala si Inspector Zenigata na walang sawa na humuhuli sa kanila. Tiyak na namimiss mo ang mga nakakatawa nilang mga eksena. Ito ay pinalabas sa GMA 7 tuwing 6:30 ng gabi, MWF or Monday, Wednesday at Friday. Pagkatapos ng Lupin, sa tuwing Lunes ay susunod naman ang Hell Teacher Nube. Alas 7 naman ito pinapanood, syempre sa GMA 7 pa rin. Ito ay tungkol sa teacher na si Nube. Isa rin pala siyang exorcist. Siya ay makulit, mabait at nakakawiling bida ng anime na ito. Lingid sa alam ng karamihan ay may tinatagong sikreto itong si Nube. Siya ay may halimaw na kamay na tinatago niya gamit ang gloves. Ang halimaw na ito ay nakasealed sa kanyang kamay. Bukod dyan ay kaya din niyang makasense ng mga multo at mga masasamang espiritu. Gamit ang kanyang kamay ay pinoprotektahan niya ang kanyang mga estudyante at mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Namiss mo din ba si Teacher Nube? Sa tuwing Martes naman, napapanood natin ang Ranma 1/2 sa oras ng alas 7. Tiyak na naguluhan din kayo sa anime na ito kung ano ang tunay na gender ni Ranma Saotome. Bago ang lahat, siya ay magaling na martial artist. Siya ay nagsanay simula pa noong siya ay bata. Sa kanyang pagsasanay ay mayroong nag-curse sa kanya at ginawa siyang babae kung siya ay nabuhusan ng malamig na tubig. At magiging lalaki naman siya kapag nabuhusan ng mainit na tubig. Nakakatawa ang anime na to dahil nalaman din natin na ipinagkasundo si Ranma na mapangasawa ang isa sa anak na babae ni Sound Tendo para daw masecure ang kanilang dojo. Nalaman nga ni Sound Tendo ang naging kapalaran ni Ranma pero determinado pa rin sila sa kasal. Ang napili nga ni Ranma ay si Akane, ang pinakabatang anak na isa ring martial artist. Maraming magandang adventures sa anime na to, kaya't recommended siya. Ang pang-apat sa araw ng Miyerkules ay mapapanood natin sa oras ng alas 7 ay ang Master of Mosquiton. Well, sa totoo lang ay hindi ko na rin maalala ang anime na to. Ang istorya ay noong taong 1920 ay ni-resurrect ni Inako ang isang vampira na nagngangalang Mosquiton at naging alipin niya ang vampirang ito. Ang anime series din na ito ay may horror romance na tema at nakakawiling mga sound effects. Kakaiba na vampira itong si Mosquiton dahil sobrang tangkad niya at napakapayat. Maging ang kanyang kapa ay napakalaki. Hindi ka matatakot sa kanya bilang isang vampira kundi ay matatawa ka pa. Ang ikalima sa araw ng Huwebes, ang mapapanood natin ay ang Monster Rancher. Alas 7 din ito nagsisimula. Naalala nyo ba si Mochi? Ito ang monster na nakuha ni Genki sa laro. Sa hindi maipaliwanag na rason ay napunta si Genki sa Monster World. Dito ay nakilala niya si Holly
at ang monster na si Sueso. Ang goal nga nila Genki at Holly ay matalo ang pinuno ng masasamang mga monster na si Mu. Pero bago yun ay kailangan muna nilang ma-revive ang Phoenix na kakailanganin nila para matalo itong si Mu. Sa paghahanap kay Phoenix ay nakasama din nila si Golem, Tiger at Hare na sumama sa kanilang grupo. Sa panonood natin ay nalaman natin na si Mu pala ay ang nawawalang tatay ni Holly. Sumanib ang masamang espiritu sa kanya simula nang mawala siya sa kanilang village. Nalaman din natin na ang limang mga monster na si Mochi, Tiger, Golem, Sueso at Hare pala ay kabilang sa kaluluwa ng Phoenix. Napakaganda ng labanan na ito. At sa araw ng Biyernes ay marami pa tayong mapapanood na mga anime. Full pack ang anime sa araw na to, ika nga. Dahil din napagod tayo sa limang araw na pagpasok sa paaralan, ay kailangan din natin ng marami-raming mga anime. Huwag na nating patagalin pa at nandito na ang mga anime na tiyak na iyong kinagiliwan. Ika-anim tuwing Biyernes, mapapanood natin ng 7:30 ang Pokemon. Siyempre, kilalang kilala mo ang napakasikat na si Ash Ketchum. Inaantay mo diba ang pagiging Pokemon Master niya? Pero nangyari yan bandang year 2000 na. For sure ay hindi tayo nagpaiwan na i-memorya ang mga unang generation ng Pokemon. May mga numbering pa nga yan, hanggang 151. Una kay Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur at sa huli sa pang 151 ay si Mew. Grabe ang hype ng Pokemon noon. Maging ang movie nito tungkol kay Mew at Mewtwo ay naging patok sa ating mga batang 90s. Sa paglalakbay ni Ash ay nakasama niya ang mga kaibigan katulad nila Misty at Brock. Hindi din natin malilimutan ang napaka-consistent na Team Rocket na sina Jesse at James at ang kontrabida nilang pusang Pokemon na si Meowth. Hanggang ngayon ay namamayagpag pa din ang Pokemon at nagkaroon na din ng maraming mga laro sa cellphone man o sa Nintendo. Ang mga Pokemon ngayon ay nasa 900 plus na. Pang-pito, tuwing Biyernes pa din, ipinapalabas ang romantikong anime na Fushigi Yugi. Ito ay ang kwento at love story ni Miyaka at ni Tamahome. Ayan, naalala nyo na ba sila? Dito tayo siguro nakapanood ng anime na may love story, maging love scene, pero nakat o kaya naman ay naputol dahil may patalastas. Nagsimula ang lahat ng napunta or nahigop ng libro si Miyaka at ng best friend niyang si Yui. Sila ay nagpunta sa isang magical na mundo sa panahon ng ancient China. Ang mundo sa loob ng libro ay parang minuto lamang kumpara sa totoong mundo. Sa loob ay naging priestess si Miyaka sa isang empire. Maging si Yui ay ganun din. Pero nag-iba ang ugali niya at naging bitter. Naging magkalaban ang dalawa. Bawat empire ay mayroong tagapagtanggol. Seven Guardians or Seven Stars ang tawag sa kanila. Ang mga ito ay na-inlove kay Miyaka. Pero ang nagustuhan ni Miyaka ay si Tamahome. Sa huli ay nagkatuluyan si Miyaka at Tamahome. Nag-reincarnate si Tamahome sa mundo ni Miyaka. Sa ikawalo ang Virtua Fighter. Hindi ko na rin maalala kung anong oras ito itinampok sa GMA 7. Pero sigurado ako na gabi din ito ay pinapanood. Ang bida dito ay si Akira Yuki. Ang anime na to ay tungkol sa pakikipaglaban o martial arts. Nagsanay si Akira sa kanyang lolo para matutunan ang Bajikwan skills. Ang technique na ito ay isa ring requirement para makita ang walong constellations. Iyon ay kung malakas ka. Samantala, dinukot naman ni Eva Durix ang kaibigan ni Akira na si Sara, kaya't nagawang labanan ni Akira ang mga ito. Si Eva ay gumawa ng mga robots na marunong din sa martial arts na siyang naging kalaban ni Akira Yuki. Sa anime na to ay naroon din ang mga iba pang mga kaibigan katulad ni Pai-chan, Sarah Bryant, Jackie Bryant at iba pa. Pang-siyam ang pinakamalupit na Voltes 5 na ipinanood din sa GMA 7 tuwing gabi. Alam nyo ba na ito ay unang ipinanood sa GMA 7 noong May 5, 1978? Ibig sabihin ay napakatagal na or napakatanda na ng anime na ito at may project din ng GMA 7 na gawin ang real-life teleserye ng Voltes 5 na pinamagatang Voltes 5 Legacy. Sa trailer pa lang ay napakaganda na ng pagkakagawa. Abangan natin ito. Sino ba naman sa inyo ang hindi makakalimot kay Voltes 5 at ang mga piloto nito? Andyan sina Steve Armstrong, Mark, Big Bird,
Little John at si Jamie. Sila ang magliligtas sa mundo at magkokontrol kay Voltes 5 laban sa mga robot na halimaw na likha ni Prinsipe Zardos. Tiyak na sa opening pa lang ng Voltes 5 ay mapapasigaw ka na ng "Okay, let's vault in!" Ang pangsampu ay ang Mazinger Z. Pero sa hindi malaman na rason ay hindi rin ito naipanood sa GMA 7. Dahil sa timings ng mga anime na to, ay medyo nahirapan din tayo sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari dahil pabago-bago nga ang ating napapanood kada araw. Pero marami pa din sa atin ang nakakaalam ng kwento ng bawat anime na ipinapanood sa ganitong mga oras. Tunay na ang buhay at lifestyle natin ng mga batang 90s ay napakakulay na dulot din sa atin ng mga anime na to na ipinapanood sa ating telebisyon. Kaya't marami pa din talaga ang nagsasabi na sana ibalik na lamang ang anime sa umaga, hapon at gabi katulad noon. Well, ayan nga mga kahenyo ang ating video tungkol sa anime sa gabi. Kung mayroon akong hindi na ilagay na anime ay i-comment nyo lamang sa ibaba.